Magandang araw mga ka-health! Sa episode na ito, tatalakayin natin ang epekto ng pag-inom ng soda sa ating tiyan at sa pangkalahatang kalusugan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga informative na video. Tara na't simulan natin! Una, alamin natin kung ano ang soda. Ang soda ay isang uri ng inumin na karaniwang mayroong carbonation o gas na nagbibigay ng fizz o burbuhas. Ito ay madalas na naglalaman ng asukal, artificial flavors at iba pang mga kemikal upang bigyan ito ng masarap na lasa. Kung bakit mahalaga na malaman natin ang epekto ng soda sa ating tiyan ay dahil dito nagsisimula ang proseso ng pagtunaw ng pagkain. Narito ang mga mahalagang puntos tungkol dito. Pagganap ng asid. Ang mga carbonated sodas ay karaniwang acidic. Ang pag-inom ng mga inumin may mataas na acid content ay maaaring makaapekto sa pH level ng tiyan. Ito ay nagdudulot ng mas mataas na acidity sa loob ng tiyan na maaaring magdulot ng discomfort at maaaring makapag-udyok ng acid reflux. Ang acid reflux ay ang pag-akyat ng stomach acid pabalik sa esophagus na maaaring magdulot ng sakit at pagkakaroon ng masamang lasa sa bibig. Pagganap ng gutom at kasiyahan. Ang mga sodas ay karaniwang naglalaman ng mataas na halaga ng asukal. Ang asukal ay may kakayanan na mapahina ang normal na pagtutunaw ng katawan. Bukod dito, ang sobrang asukal ay nagpapalakas ng utak na maghanap ng mas marami pang pagkain na nagiging sanhi ng pagkaramdam ng mas malakas na gutom kahit na kumakain ka na. Ito ay maaaring magdulot ng labis na calorie intake na maaaring magdulot ng pagtaas ng timbang at obesity, insulin resistance. Ang sobrang pag-inom ng mga asukal na soda ay nag-uugnay sa insulin resistance. Ang insulin ay isang hormone na nagre-regulate ng blood sugar levels. Ang sobrang asukal sa katawan ay maaaring magdulot ng pagkabara ng insulin receptors na nag-uugnay sa insulin resistance. Ito ay isa sa mga pangunahing sanhi ng type 2 diabetes kung saan hindi na maayos na nagre-response ang katawan sa insulin. Problema sa thyroid. Ang ilang mga soda, lalo na mga diet sodas, ay naglalaman ng aspartame, isang artificial sweetener na may epekto sa thyroid. Ito'y maaaring makapekto sa produksyon ng thyroid hormones na nagkokontrol ng metabolismo ng katawan. Problema sa bituka. Ang soda, lalo na ang mga caffeine, ay maaaring magdulot ng pagsusustento ng masamang kalusugan ng bituka, kabilang ang pagkakaroon ng constipation. Ang caffeine ay maaaring magdulot ng dehydration at makaapekto sa regular na pagtunaw. Pangkalahatang kalusugan. Ang regular na pag-inom ng sodas, lalo na ang mga may mataas na asukal, ay nauugnay sa iba't ibang problema sa kalusugan tulad ng obesity, pananakit sa puso, cancer at iba pang kondisyon. Ang sobrang asukal ay maaaring magdulot ng pagtaas ng cholesterol levels, high blood pressure at iba pang mga panganib sa kalusugan. Sa kabuuan, ang pag-inom ng soda ay maaaring magdulot ng hindi magandang epekto sa tiyan at pangkalahatang kalusugan. Ito ay dapat limitahan o iwasan upang mapanatili ang kalusugan ng tiyan at maiwasan ang iba't ibang mga problema sa kalusugan. Mas makakabuting pumili ng mas malusog na mga inumin tulad ng tubig, herbal tea o natural na fruit juice upang mapanatili ang kalusugan ng tiyan at pangkalahatang kalusugan. Ang regular na pagkonsumo ng soda, lalo na mga carbonated sodas na may mataas na asukal at kemikal ay maaaring magdulot ng iba't ibang epekto sa pangkalahatang kalusugan ng isang tao. Narito ang mga pangunahing epekto nito. Labis sa timbang at obesity. Ang sodas ay karaniwang naglalaman ng mataas na calorie content dahil sa asukal. Ang regular na pag-inom nito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng timbang at obesity. Ang sobrang calorie intake mula sa soda ay maaaring maka-accumulate bilang sobrang taba sa katawan. Problema sa puso. Ang sobrang asukal na pagkain, lalo na ang regular na pag-inom ng sodas, ay nauugnay sa mataas na panganib ng cardiovascular diseases. Ang labis na asukal ay maaaring magdulot ng high blood pressure na isa sa mga pangunahing panganib sa kalusugan ng puso. Bukod dito, ang sobrang asukal ay nagiging sanhi ng inflammation at oxidative stress na nagiging sanhi ng damage sa blood vessels at puso. Cancer. Ang ilang mga sodas ay naglalaman ng artificial colorings at kemikal na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan, lalo na sa pagkakaroon ng cancer.
Ang mga chemical na ito ay maaaring magkaroon ng carcinogenic properties, metabolic syndrome. Ang regular na pag-inom ng sodas, lalo na ang mga may mataas na sukal, ay nauugnay sa metabolic syndrome. Ito ay isang karampatang grupo ng mga kondisyon tulad ng high blood pressure, high blood sugar, excess body fat sa waist, at mataas na cholesterol levels. Ang metabolic syndrome ay nagpapataas ang panganib ng type 2 diabetes at cardiovascular diseases. Pagganap ng bituka. Ang soda ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng bituka. Ang pagka-addict sa sodas ay maaaring maging sanhi ng masamang kalusugan kasama ng pagkakaroon ng constipation. Masamang kalusugan ng ngipin. Ang mga sodas, lalo na ang may acid at asukal, ay maaaring magdulot ng pagkasira ng ngipin. Ang acid ay nagpapabawas ng enamel sa ngipin na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng cavities. Bone health. Ang sobrang asukal sa katawan tulad ng nakikita sa mga sodas ay maaaring makapekto sa kalusugan ng mga buto. Sobrang asukal ay nagpapabawas sa kalakasan ng mga buto na nagpapataas ang panganib ng mga kondisyon tulad ng osteoporosis. Ang mga epekto ng pag-inom ng soda sa kalusugan ay hindi lamang nagiging sanhi ng mga problema sa pisikal na kalusugan, kundi maaaring magkaroon ng epekto sa mental na kalusugan. Ang sobrang asukal ay maaaring makaapekto sa mood at kakaibang damdamin, lalo na kapag nagkakaroon ng sugar crash pagkatapos ng sugar high. Sa kabuuan, ang pag-inom ng soda ay malalang epekto sa kalusugan at maaaring magdulot ng iba't ibang mga problema. Ito ay dapat limitahan o iwasan at mas makakabuting pumili ng mas malusog na mga inumin tulad ng tubig, herbal tea o natural na fruit juice upang mapanatili ang kalusugan ng pangkalahatang katawan. Maraming salamat sa pagtutok at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga iba pang impormasyon ukol sa kalusugan. Hanggang sa susunod, paalam!